Ito po yung nakakapanindig balahibo dahil ang irereklamo sa atin ni Ma'am Lizelle Luzica ay isang kapitbahay na mahilig maghabol ng samurai sa kanyang mga kagalit na kapitbahay. At may mga instances pa raw nagpapaputok ng baril. And take note, babae ito ha, yung siga. Tingnan natin. Baka mamaya, pati ako, matatakot sa kanya. Baka tatakbo ako, karipas ako ng takbo, palabas. Yan, pag nakita ko yung samurai niya. Makausap na natin si Ma'am Lizelle. Ma'am Lizelle, magandang umaga. Yung samurai sa akin, pagpampahiya niya sa akin sa social media, grabe po talaga yung pampahiya niya sa akin doon, ma'am. Okay. Bakit niya ako kayo hinahabol ng samurai? Kasi sir, kinumpronta ko lang ko siya, kinausap ko siya, ano ba talaga yung totoo, na tumawag po siya doon sa may-ari ng bahay, na naging daanan daw po namin yung papunta doon sa kaibigan po namin na lalaki. Ang concern ko lang po, ano po ang purpose, ba't kailangan po niyang tumawag doon sa may-ari ng bahay? Wala naman po kami hidwaan dalawa, wala naman po kami talagang away. Nagulat lang po ako, tinawagan po ako ng may-ari ng bahay, tapos inaangking po siya. Kasi sabi po sa akin ng may-ari ng bahay, siya daw yung mismong unang tumawag doon. Dininay niya po, sir. Okay. At bukod pa raw po sa samurai, meron daw siyang baril din. Opo, sir. Totoo po yan, sir. Nalaman ko na rin po yan dito sa barangay, sir, noong last year. Okay. Napaputok po siya dito. Nagpaputok? Eh, anong ginagawa ni chairman at ng mga pulis nyo dyan? Takot din? Di ko po alam, sir, kasi ako po, concern ko lang po, sir, hintay niya po sana yung ganyan niyang pag-uugali kasi natatakot din po ako kasi may mga anak po ko eh. Sige po, ma'am, kausapin na natin si Marivic Bajau, yung inireklamo ni Ma'am Lizelle. Marivic, magandang umaga po. Ma'am Marivic? Miss Marivic Bajau? Hello po, sir Ate. Oh, ngayon pa lamang, naninindig na yung balahibo ko sa takot dahil... Narinig ko ng busis mo. Napanood lang kita sa TV ngayon, naririnig ko na. Oh, di ba, ma'am? Ang saya-saya. Ma'am naman, ba't talaga... Gusto ko nga, sir, sana kung malapit lang, kung pwede lang, gusto ko talagang dyan sa inyo, face to face talaga yung usapan namin. Face to face. Para maliwanagan, o gusto ko, pero malayo. Mayroon pa akong anak na 4 months dito. Oh, awakan mo, Ate, kasi tumawag si Sir Apitol po. Oh, pero iwan mo yung samurai mo at saka baril mo pag pumunta ka rito sa TV5. Ano mang baril ko dito, sir? Wala man akong baril dito. Meron akong samurai, sir. Depends lang kasi ako lang dito sa bahay saka mga anak ko. Yung mystery ko, duty yon kasi sundalo. Ah, okay. So, bakit mo hinabol ng samurai si Lizelle? Sir, meron akong video dito, sir. Mga kapitbahay ko. Dami akong witness dito, sir. Wala man lang akong samurai. Oh, nadala, eh, hindi ko man yan hinabol ng samurai, sir. Diyos ko, sir. Kung gusto lang, sir, malapit ng sir, maimbestigahan niyo dito lahat kapit bahay, sir. Itong video ko, sir, hindi ko man sir, na problema na ako. Gusto ko talaga isinip, sir, kanina pa. Ah, ikaw dapat ang nagsusumbong ngayon? Ako nga dapat, sabi nga dito mga kapit bahay, punta ka. Kasi nangyari yun, sir. Sabado. Okay. Oh, sabi, punta ka sa barangay. Kung walang barangay ngayon, sa Lunes na. Tapos sa Lunes, okay. Yun, holiday yun. Okay. Oh, tapos sabi ko nga, isa, punta ka sa barangay kasi silang lumusog dyan. Yung huwag na, nga sa akin lang, umiwas na sa kanila. Ayaw ko ng gulo, ayaw ko ng... Sana pag nag-inuman sila, hindi sila magpunta na makiusap na lasing, sir, ba? Yun lang ang sa akin. Iniwasan ko yan, sir, hindi ko yan inimika. Nagulat lang ako, bigla nagpunta ito sa bahay. Okay. Ma'am, alam na ba ito ni chairman ninyo? Yung problema niyong dalawa? Kausapin mo natin si chairman habang inaayos natin yung linya ulit ni Madam Marivic. Chairman Julius Diaz, Barangay yes, po, Cogon. Magandang umaga po. Okay, Barangay Cogon, Balingasag, Misamis Oriental. Chairman, alam niyo na ba bang hidwaan sa pagitan ni Lizelle at saka ni Marivic? Yung kay Marivic at kay Lizelle, ngayon ko lang po nalaman, pero yung kay Marivic na hidwaan sa ibang kapitbahay noon, na-resolve ko na po yung sa ibang kapitbahay, pero ngayon kay Lucica, ngayon ko lang po nalaman. Okay, so ibig sabihin ito si Marivic ay troublemaker? Hindi naman siguro ganun po. Meron lang siguro hindi pagkaintindihan. Siguro kasi minsan chismis-chismis. Pero hindi naman po siguro ganun. Kasi nung nagkausap kami dito sa barangay,
yung sa ibang kapitbahay niya, medyo personal lang po siguro nila yun na mga problema. Okay, walang kinalaman yung paghabol ng itak o ng samurai sa away? Wala po, wala pong napaabot dito na samurai po. Ano po yung mga pinagchichismisan itong dalawa? Yung patungkol kay Lise Lucica at kay Maribik Bahaw, wala pa po akong alam sa barangay. Hindi pa po sila umabot dito kay yung kay Lise at kay Maribik. Hindi pa po umabot sa barangay. Okay. So, ilan na po yung napabarangay dyan at si Maribik ang inireklamo? Pangalawang beses pa lang to o maraming beses na? Si Maribik, sa ngayon, pangalawa ito. Noon, may nagpatawag kay Maribik Bahaw dito na kapitbahay din niya. Itong kay Lucille, ito po yung pangalawang pagkakataon na narinig ko na may problema. Okay. Sige, sandali po, Chairman. Maribik. Hello po, sir. Oh, pangalawang beses ka na pala ay nagka-problema sa iyong mga kapitbahay, kabarangay. Okay nga, yung sir, yung sa unang barangay yung sir, kismis lang yung sir dahil lang yung sa birthday na gastos. Oh, ba't mo pinatulan? Ba't mo pinatulan? Nakipag-away ka dahil lang sa chismis. Dapat niyo mo pinapatulan. Hindi man ako nag-away, sir. Sila man ang nagalit sa akin kasi nagsabi daw ako na yung pinsan niya nag-share ng gasto sa tiyuhin niya. Nagalit yung pinsan niya kasi bakit daw may share. Yun ang pinapunta doon. Huwag mo kasi pinapakialaman yung buhay ng mga kapitbahay mo. Ito ngayon ang tanong ko sa'yo. Ano bang chismis tungkol sa'yo? Meron ka bang may chismis sa amin tungkol sa'yo? Nandiyan nga sa barangay, sir, yung chismis na pinatawag ko yung hindi si... nga. Ano bang chismis tungkol sa'yo ngayon? Meron ka ba may share na chismis about you? Ang chismis sa akin dito, sir, yung nagbuntis ako dati, sabi nga nila, sino daw ang ama? Oh. Wow, ha? Sino ka na chismis na yan na ikaw nabuntis? Kaya nga, yung mister ko nga, nandyan nga yung mister ko, sundalo, sabi nga nila, nandyan sa malayo, tapos daw ako nagbuntis. Hindi naman totoo, siyempre. Kaya nga, sabi ko nga, punta, pinatawag ko yung nag-chismis, pinatawag ko, deny naman yung deny, damay pa yung ibang pangalan, tapos, sige. Sabi nga niya, sige, isa pa, isa ano, pa, okay. Yun ang sige, chismis isa, na, ano, sir? Isa yun. Ano pa yung pangalawang chismis tungkol sa'yo? Lang masabi na tapos sambugira daw ako, nagpupos daw ako ng pera na galing daw sa loan. Oh, dalawang chismis na yon. Mayabang ka raw, nagpupos ng pera. Ano pa? Sige, ubusin na natin. Post lang naman yung poster. Ano pa? Wala yan, nagpupos lang, nag-upload. Wala bang kumakal ng chismis niya na bungangera ka? Palingkera, ganon? Ay, ano sir? Hindi naman sa ganito kami dito ng mga kapitbahay, nagtatawanan, dito lang kami. Kaya yung si Lisil na yan, hindi namin yan pinapansin. Okay, sige pa. Kaya, hindi kami nagpapansin yan, wala kaming imik yan. Kaya yung naglumusog siya dito, nagulat ako. Sige, Ma'am Lizelle. Ma'am Lizelle, ganito na lang po. Pwede bang ibabalik ko kayo sa barangay kay Chairman para pagbatiin na lang po kayo? Pwede? Ang akin lang po, sir, happy kaya po ako lumapit po sa inyo. Sa takot po na lang po para sa safety po sa mga anak ko. Eh, yun nga po, 2 times niya na po akong dinala ng samurai. Okay. Tapos yung paputok niya po sa baril niya dito, may record po siya niyan sa barangay, sir. Okay. Maribik? Hello, sir. Pag hindi niyo po tinigil yung pagiging siga ninyo, pati yung inyo pong mister na sundalo, madadamay rito kasi I would suppose yung baril na ginagamit mo sa pagpapaputok, baril ni mister yon. Pati si mister damay rito. Sir, sir, kaya ang sa akin lang, sir, kung totoo yung aligasyon niya nagpaputok ako, sir, ilang hakbang lang yung barangay, automatic na ako dampot ng pulis, sir. Alam ko man yung palisiyan yan. Okay, sige. Ganito na lang. Kung totoo yan, nagpaputok ako, sir, automatic yan. Matik. Hindi na yan naabot ng ilang oras pa yan na ano, dito yan. Paano kung sa gabi ka nagpaputok at tulog sila, chairman, tulog si mga tanod? Oh. Kaya nga, sir, yung kung nagreklamo, sir, yun lang ang tanongin mo, sir, kung anong oras ako nagpaputok. Sige. Lizelle, anong oras ng paputok? Araw ba o gabi? Tanghali? Ano? Merienda? Lizelle? Gabi po, sir. Anong oras? Anong araw? Kuan, last year po, sir. Naka-record na po yan sa barangay, sir. Chairman. Pinatawag po siya. Okay, chairman. Opo. Totoo ba? May record sa barangay nagpaputok itong si Maribik? Wala po. Wala pong record dito sa barangay na nagpaputok si Maribik. Wala pong tao po na lumapit dito para magpa
blatter po ng pangyayaring iyon. Ah, kasi sabi ni Lizelle, meron daw reko sa barangay nagpaputok siya at binilater. Wala, walang ganon. Wala pong taong lumapit dito para magpa-blatter sa pangyayaring iyan. Okay. Chairman, ganito na lang po. Pwede ba ibabalik ko sila sa inyo ulit at pag-ayusin nyo sila, sir? Kapag hindi na maayos, then ang susunod na hakbang, bigyan nyo sila ng certificate of file action. Ito pong si Lizelle para umakyat na sa korte. Pwede? Opo, opo, opo. Okay. At chairman, natatakot daw si Lizelle. Baka pwede hong medyo daan-daan po ng mga tao ninyo yung bahay nila, check upin, i-monitor para masiguro na wala pong darating na kapahamakan sa kanilang pamilya kasi yung kinakatakot niya, baka, di ba, may gagawin sa kanila itong si Marivic. Pwede ba, chairman? Okay po. Ngayon po, ngayon, pupuntahan namin yung bahay ni Marivic at ni Lucica para bisitahin at tingnan yung pangyayari doon. Okay. And pwede rin po kayo humingi ng assistance sa kapulisan. Okay? At sasabihin niyo po sa PNP na mag-robbing-robbing din sa bahay ni Lizelle dahil natatakot siya at maging sa bahay ni Marivic dahil may allegasyon na may baril at may samurai. Okay, chairman? Sige po, sige po. Okay. Mamaya po pupuntahan namin diyan sa bahay nila po sa kanilang puro. Okay, Marivic. Hello, sir. Okay, magbati na kay ni Lizelle, okay? Ang ano sa akin, sir, okay lang naman yan, sir. Ang sa akin lang, hindi na ako makikimik. Ayaw ko na makiusap sa kanya. Yung ano lang, sir, ba yung... Sige. Ayaw ko nang ano, sir, kasi troublemaker, nang ganun, mag-away lang, sir. Ayaw ko na, sir. Yun lang, walang imikan, yun na lang. Walang imikan. So, ayaw mo na maging troublemaker, in short? Di man ako naging troublemaker. Hindi nga ako lumulusog sa bahay nila. Ah, okay. Hindi lang ako magpunta dito sa bahay. Sige, ganito na lang. Wala na lang imikan. Pwede? Hindi ako makipag-imik niyan, sir. Okay, sige. At Lizelle, wala na rin imikan. Wag mo na imikin si Marivic. Okay? Sir, ang gusto ko po, sir, sana hintuin niyo yung pagpo-post niyo sa Facebook, sir, nga tatanggalan niya po ako na naman loob. Pinost niyo po dun sa Facebook, sir. Nako po, patay kang bata ka. Marivic, meron kang pinost na ganon? Ano, sir? Nasaan na yung post? Okay, meron ka na pinost at sinabi mong tatanggalan mo ng laman loob itong si Lizelle? Ano ako? Ano ka ba, mangkukulam? Iwan ko, sir, sa kanya, sir, kung anong tingin na sa akin. O, baka manananggal ka. Iwan ko, sir. Baka pero, siguro. Pero bakit ka nag-post ng ganon? Masama yan. Pwede ka makasuhan dyan. Sir, tanong ko nga sa kanya, sir. Lahat ng mga post ko dyan, may caption nga yan. Mga hayop man yung mga caption ko ng mga ganyan, sir. Bakit ina-assume na wala naman akong pinapangalan na ano yan, mga hayop, ngalan ng hayop man yan. Okay, so wala kang pinapangalan ng tao? Wala nga, sir. Sobrang mga hayop nga. May picture pa nga ng hayop na may caption ako na ano. Ah, wala akong pinapangalan so na tao, sir. At tinutukoy mo yung hayop. Halimbawa, naglagay ka dyan kunyari ng anong daga. Tatanggalan mo ng bituka yung daga. Parang ganon. Kaya nga, sir. Lahat ng post ko, sir, ini-screenshot daw nila, sir. Kasi dalhin daw nila sa transport. Kasuhan daw nila ako. Kasi sa kanila daw yung post ko. Kahit daw walang pangalan, sa kanila daw yun. Oh. Okay. Lizelle. May pangalan po ako doon, sir, tsaka yung isa kong kaibigan, sir. Tapos yung ganito na lang. Ganito na lang po. Babalik ko na lang kayo sa barangay. Mag-usap kayo sa barangay. Patawag kayo ni chairman. Okay, chairman? Sige po, papatawag ko po itong dalawang to para pagbatiin po, bigyan po ng kahit papano ang mga pag-iisip po para sa kanilang mga anak mismo, hindi para sa kanilang dalawa nag-aalitan yung para sa kanilang kinabukasan ng kanilang anak po. Okay, sige po. Chairman, asahan po namin yan and then babalikan po namin kayo, Chairman, next week. Okay, Chairman, sir? Opo, opo. Pagsisikapan ko po. Opo. Marivic? Sir? Okay, pwede mo bang tanggalan ng bitukang langgam? Ano, sir? Marunong ako magkatay ng manok, yun lang. Pero yung langgam, di ko man mahuli. Dilis, kaya mong tanggalan ng bituka, ang dilis. Yan nga, sir, kasi madali lang mahuli yun pag may tira. Doon sa Mercado, mabili. Comedy talaga ito, ano? Masayang tao ito si Marivic. Marivic, ha? Hintayin niyo si chairman. Sir. Pupunta niya sa inyo, okay? Oo nga, sir. Walang problema, sir. Salamat, sir. Magandang umaga po, Ma'am Marivic. At Ma'am Lizelle, hintayin niyo po si chairman. Kausapin kayong pareho mamaya, okay? Thank you.
At MJ, anong sabi ng netizens? Idol Rafi, mukhang may hugot yung mga netizen. Mukhang relate na relate sila kay Marivic at Lizelle. Eto na sabi ni Jayara De Lara, mga chismosa kapag kaharap, duwag na. Dinagdagan pa niya mga inggitera talaga. Si Jessen Pulgon, nako, nakakasira talaga ng araw yung mga chismosa. Walang ibang libangan kundi makilam ng buhay ng iba. Hindi nalang asesuhin ang buhay nila. Walang magawa sa buhay. At eto pa, Idol Rafi, ah. Sabi ni Melinda, troublemaker, lastog nga babae, mahirap kapitbahay yung ganyang ugali ng tao. Pero ito, agree ba kayo, Idol Rafi? Sabi ha, ni PTMJ Roya, magkamukha pa naman kayong dalawa, magkaayos na lang kayo. Magkamukha ba si Lizelle at si ate Marivic? Magkamukha ba? Anyway, yan sabi ng mga netizens sa atin, Idol Rafi, back to you dyan sa studio. Okay.